Ako'y kaawakan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sa ngayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong tinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating pong mabuting balita, pinaaalalahanan tayo na sa lahat ng ating dapat sundin, hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi pati na rin sa ating araw-araw na buhay, nararapat lamang na ang siyang dapat na pinahahalagahan. At ang punto ng lahat ng ito ay ang pagmamahal sa Diyos na ipinakikita sa ating pagmamahal sa kapwa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo, kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiip po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng papuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo.
mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo. At hahalimuyak gala ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian. At mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumaway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyosay wag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng pagpananalangin, pasasalamat, pagdaing ng ating mga kahilingan, araw ng debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. At para sa Biyernes na ito, naaangkop lamang sa atin bilang mga deboto na pagnilayan, buhay at tunay ba ang ating pananampalataya? Sa atin pong mabuting balita, nagkaroon ng pakikipagpalitan si Jesus sa isang eskriba. No? At magandang tignan, hindi naman po lahat ng eskriba, pariseyo at saduseyo ay nangangahas, ipagkanulo at ibaba ang ating Poong Jesus Nazareno. No? Madalas nagkakaroon ng mga ganong paglalarawan sa kanila. Pero may mga sandali na kapag sila ay lumapit sa Poong Jesus Nazareno, totoo at mabuti ang kanilang intensyon. At nakita rito ang kadalubhasaan ng ating Poong Jesus Nazareno sa batas. Dahil tinanong sa kanya, "Panginoon, ano ba ang pinakamahalaga?" Ibig sabihin, kailangan niyang pumili doon sa 613 batas at gabay. No? Yung panuntunan at gabay na ipinasa sa mga Hudyo mula sa panahon ni Moises at pinalawak ng pinalawak upang magsilbing panuntunan sa mga Hudyo. Pero kung titignan natin, makikita natin yung kadalubhasaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Hindi lang isa ang kanyang naging sagot. No? Kung tutuusin, isa lang naman talaga. Pero yung kaisang-isang yun, may laging kasamang isa pa. No? Na sa isang banda, hindi siya nalalayo sa batas ng mga Hudyo. No? Hindi siya nagbanggit ng wala sa batas. At binanggit niya yung alam ng mga Hudyo na tama, ang pagmamahal sa Diyos. Pero may bago siyang sinasabi nung iniugnay niya ang isa pang batas, ang pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. No? Magandang bigyan diin na, na binanggit niya na gaya ng sarili dahil kalooban din ng Diyos, no? Sa pananaw ng mga Hudyo na kalingain ang sarili. Dahil, hindi dahil
ang sarili ang pinakamahalaga, pero dahil ang bawat isa sa atin ay minamahal at pinahahalagahan ng Diyos. No? Kaya sa isang banda, pwede nating sabihin, buhay natin to. Pero sa kabilang banda, hindi atin ito talaga. Dahil ipinagkaloob ang buhay na ito ng Diyos. Kaya't ang pagpapahalaga sa sarili ay atin ding responsibilidad sa Diyos. At yung responsibilidad sa sarili ay maipahahayag, maikakalat, maibibigay sa ating pagmamahal sa iba. Kaya kung titignan po natin itong kadalubhasaan, no, yung kagalingan ng ating pong Hesus Nazareno ay hindi lamang basta-basta nababanggit. Hindi lamang basta-basta natin pinapakinggan, tapos-tapos na. Ito ay mas hamon sa atin. Na ang ibig sabihin, ang ating pagiging tapat sa Diyos, ang ating pagiging relihiyoso, ang ating pagiging madasalin, ang ating pagiging deboto. Walang silbi kung kabaligtaran ang pagtrato sa sarili at sa kapwa. Marami tayong mga ipinagpapanalangin. Pero kapag ba nagdarasal tayo, kapag nagsisimba ba tayo, naaalala natin na hindi lang tayo ang pinakamahalaga at wala nang bahala na ang iba. Kapag ba nagdarasal tayo ng mga hiling natin sa Diyos, tayo ba napakikinggan din natin yung ibang, nagiging sagot ba tayo rin sa kanilang panalangin? Kung tayo'y pinatatawad at itinatama ng Diyos, nagiging pamamaraan ba tayo ng pagpapatawad, pagmamalasakit at pagtatama ng ating kapwa? Magandang pong tignan dahil minsan ang buhay natin sa labas ng simbahan, sa labas ng pananalangin, sa labas ng debosyon, para bang ibang usapan? Magsasabi ng matatamis na salita at pangako, tatapatan ng paninira. Magsisilbi sa simbahan, bibilangin yung oras para magkaroon ng posisyon, makikipagsiraan at makikipag-agawan pa sa iba. Tatanggapin, pakikinggan ang mga sermon, humilya, pagninilay sa katotohanan, sa katarungan, sa pakikipagkaisa sa ating kapwa, pero kung mamuhay, parang hindi apektado kung nandaya, parang hindi apektado kung nanloko, parang hindi apektado kung may nakikitang nahihirapan, sasabihin pa sa sarili, okay lang, pinagtiyagaan ko naman ng lahat. Na para bang hindi galing sa Diyos? Kaya mga kapatid, paalala po ang ating mabuting balita ngayon na walang tunay na pananampalataya kung walang tunay na pagpapakatao. Walang tunay na pananampalataya kung walang pakialam sa kapwa. Hindi lamang yung mga kilala natin, pero yung mga alam natin na kasalo natin sa buhay. Kapitbahay man, yung mga nangangailangan man na napapansin natin, kahit yung ating komunidad, kahit ang ating bansa. At yung bawat galaw natin ay sukat ng kung gaano kahalaga sa atin yung pananampalataya natin. Yung ating bawat galaw ay nagpapakita kung sino ba talaga ang Diyos na sinasamba natin. Dahil kapag hindi nakikita na tayo'y naniniwala sa Diyos, baka katulad tayo
ng Suwail na bayan ng Israel. Ang bibig ay puro pagsamba sa Diyos. Pero kapag labas ng templo, ibang Diyos ang sinasamba. Kaya naman po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hilingin natin sa ating pong Hesus Nazareno ang biyaya ng kalinawan ng isip at lakas ng loob. Na sa paglabas natin sa simbahan, pagdating natin sa ating mga tahanan, sa mga pinagtatrabahuhan natin, ay kitang-kita na tayo'y naniniwala sa Diyos. Nakitang-kita ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pagkalinga. Nang hindi tumutungo sa pagkamakasarili. Nang hindi tumutungo sa pagkawala ng pakialam sa kapwa. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano natin maipapakita ang katapatan natin sa Diyos sa ating pagmamahal sa kapwa. Mahal na pong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na nagiging buhay ang kanilang pananampalataya sa kanilang tapat na pagsisilbi sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukmo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabayak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y iningalay, sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iakalay, ang lahat ay bibigay, puso ko sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko, ang samo ko't nasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugtad po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umangasa. Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko, ang samo ko't nasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal na nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong
Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsilihod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mo sa aking puso ay ang buhay na buhay kong madamang nakatitik, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan ng mga buto ng katawan ko sa masid, ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na way maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.